Ngayon, nang umedad akong 60, ang ngayon, maligayang maligaya ako. Maghanap buhay. Bata pa ang tansya ko. Kasi ako, eka ako nga, ang pakiramdam ko sa sarili ko, talagang kaya ko pa eh. Gusto kong bumili, may pambili ko, gusto kong kumain, may kakainin ako. Yun lang ang masarap na sa buhay ko eh. Ang aming nakapundar, nagpapasalamat na ako't may panghanap buhay na kami. Nung lumaki ko, na mahirap, ang magulang ko, mas gusto pa nila na pinaglalaba ko sila. Dahil sunod-sunod nga yung mga anak ng nanay ko. Hindi ko makakalimutan na ang mga ka-eskwela ko, kumakain ako, hindi. Kaya sa panahon nung kahirapan talaga nung tatrabaho sa bahay, lahat ng trabaho, hanggang alas 12 ng gabi, ginagawa ko yon. Pagdating ng alas 5 ng maga, nadala ng kawalan, gusto kong mag-aral, hindi ako mapag-aral ng magulang ko, kasi dala ng kawalan ng pera. Ngayon, ang sabi nila, mag-aasawa lang ako, nag-asawa ako. Nagsusunong ako ng isda hanggang sa tinda na naman para kumita at mapag-aral ko mga anak ko. Ang mga anak ko, inisip ko talaga yung kaginawa nila dahil hindi na abutin yung inabot ng pira. Ngayon, yung isa, nakagat ng aso na dinala namin sa San Lazaro, hindi rin namin na-survive na mabuhay siya. Tumutulo laway ang sigaw niya, "Nanay, bigyan mo akong tubig. Ngayon, bibigyan mo naman ng tubig." Parang ibig kang kagatin. Sabi ko na kung tatakot ako. Hanggang sa yung isa ko, nilagnat, yun din, namatay din yung anak ko. Ngayon, yung aking first year, 14 anyos, yun, hindi rin nakaligtas. Gawa nung dinala ko sa ospital, na dinating nga sa akin, nakabaong yung anak ko. Ala, parang yung upo ko na yun, ganun na lang. Kanya sabi ko, nung makuha na ko, sabi ko, anak ko ba yan? Para bang hindi ko marang kung ano yung bigla. Hindi ako makaiyak, basta nakaganyan lang ako, tanga. Ala! Ang hirap ng buhay ko, ayaw kong padanas na sa anak ko at sa ako. Ay nadaanan ko nga ang mga tauhan ng ASCII hanggang sa inalok nila akong puhunan. Ito, inabot ko na nga itong ganito. Layunin namin sa ASCII ay upang matulungan ang mga kliyente sa pangsimula sa negosyo, sa financial, gano'n. Dahil nagkakaroon kami ng mga trainings and seminar, gano'n, para sa mga... Sa atin, tutulungan namin silang humanap ng mga buyer ng mga produkto nila. Halimbawa, yung palay, mahanap kami ng mas mataas na presyo para doon sila makapagbenta. Ang dilingid sa kaalaman ng marami na marami pa rin kapuspalad na yun niya, wala silang pinagkakakitaan. Kung meron man, yung panapanahon lang, ganun, seasonal lang. Na-inspire ako kay Ate Conchita dahil sa sipag at galing niya sa pagninegosyo na ipinamahala sa amin. Sa pagiging isang dakilang ina niya rin para sa kanyang mga anak. Sa tibay ng mga loob niya na nalagpasan niya yung mga pagsubok na kanyang dinaanan na simula sa talagang down na down siya, muli siyang nakabangon. Hamon ng buhay. Nang kasi kami, kahit mahirap lang, yun ang tinuro ng magulang ko, yung magandang asal, huwag kakalimutan sa pamilya. Kaya ang kayamanan, mananakoy rin. Pero yung pinag-aralan, hindi pwedeng nakawin ng tao. Kasi, asa sa inyo na, ang ikabubutin nyo kapag kayo marunong.
ibang, oh ito, kundal ko ito, sabi ko sa mga anak, mahalin niyo ito dahil ito, pinaghirapan ko talaga, kundal ko yan.